Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Lahat ng players sa PBA, walang karapatang mamili ng team, maliban kung magde-demand ito ng trade dahil sayaw na niya sa kanyang current team. At alam niyo ba na may isang player sa PBA ang gusto nang umalis sa kanyang team dahil hindi na niya gusto ang kanyang coach? Humihingi daw ito ng trade kung pwede na ang transactions. May isang team kasi ang nag-offer sa kanya pero pinipigilan ito ng coach na lumipat. Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap mismo sa loob ng Phoenix team. Si Coach Louie Alas ay may player na nakaalitan at ayaw niya itong matrade. Sino ang hula mo? Kung ang hula mo ay si Calvin, mali ka. Ang player na ito ay top performer ngayon ng Phoenix at kabilang din sa Gilas. The price is right dahil siya ay si Matthew Wright. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Wright noon pa man ay gusto nang kumawala sa Phoenix. May isang team ang nag-offer sa kanya at ito ay ang Alaska Aces. Kaso, hindi ito natuloy dahil napunta si Banchero ng Mags na magiging kapalit sana ni Wright at Perkins. Bali ito daw yun. Wright at Perkins, kapalit si Banchero at Manuel. Ngayon na humihingi na naman si Wright ng trade mula sa ibang team, nagalit si Coach Alas. At ito pa, may revelasyon din ang source tungkol sa hidwaan ng dalawa. Si Coach daw ay napaka-demanding sa kanya na kahit ginagawa na niya ang lahat, mataas ang scoring, nasa top lagi ang performance, pero hindi pa rin sapat kay Coach, kaya ang Phoenix star na ito, tinawag ang kanyang coach na dumbass. Gaya ng sabi ko, nadagdagan pa ang galit ni Phoenix star kay Coach dahil sa naudlot na trade. Pinaniniwalaan kasi niya na ang team doon ay much better sa team niya ngayon. Kung sa bagay, sayang kasi si Wright kung pakawala nila ito. Consistent player, maasahan, at tirador pa. Siya ay nagka-average ng 18.9 points per game, 4.2 rebounds per game at 4.4 assists per game. Habang sa FIBA Asia Cup naman, siya ay nagka-average ng 26 points per game. Sinong coach ang papayag na pakawala ng ganong player? Kapag umalis si Wright, paano na lang ang Phoenix niyan? Medyo tagilid pa yung pagbabalik ni Calvin, kaya siguro nagde-demand masyado si coach dahil malaki ang expectation nito sa kanya every game. Sa katunayan, na-pressure na din ang team na ito last year dahil sa standings nila, injured pa yung dalawang player. Pero ganito ha, what if nangyari nga ang trade ni Wright at Perkins noon in exchange kay Manuel at Banchero? Si Manuel at Perkins, fair trade yan. Hindi nagkakala yung average ng dalawa sa 13 points per game. Parehas din yung height. Mas matanda nga lang si Manuel ng 5 years kay Perkins. Si Banchero naman ay magaling na gwardya. Mas mababa nga lang average points niya compared kay Wright. Pero mas magaling siya sa assists. Kaya masasabi kong fair trade din ito kung natuloy. In reality, hindi naman natuloy yan. Kaya, period. Punta naman tayo dun sa reklamo ni Wright sa kanyang coach. Ang tanong, ganito nga ba talagang ugali ng head coach nila? Demanding nga ba talaga si coach? Last year, June 28 laban sa Ginebra, sinabi ni coach na if you don't want to play defense, forget about winning. At yun daw ang sikreto ng Phoenix kaya nanalo sila noon laban sa Jeans. Ibig sabihin, si Coach Alas ay totoong demanding sa depensa at ito ang kanyang nirereklamo kay Wright. Kung napapansin nyo, mataas ang scoring niya every game kaya lang, medyo mahina ito sa depensa. Offensively, no doubt, hataw si Wright. But defensively, hindi masaya si coach dito. E di sana kung ganito, dapat kinuha na lang nila si Banchero noon bago naunahan ng Mags. Alam nyo naman si coach, medyo may niti ng ulo niyan at mahiling makipag-argue sa mga players on court. Naalala nyo ba yung ejection nila ni Dikel? Tinulak ni Coach Alas si David Semerad at kitang-kita ito sa replay. Pero ayon kay coach, hindi daw niya tinulak si David Semerad ng malakas dahil nag-flop lang daw ito. Agree ka ba dito? Subukan nating panoorin. Flop man o hindi, kayo nang bahalang humusga. Pero ayon kay Magumarjon at Ryan Gregorio, tinulak ni coach si Semerad at marami ang agree sa kanila. Kilala din si Coach Alas na mahilig makipag-argue sa mga referees at mahilig din makisaw-saw sa trade. Mabuti na lang coach at di ka pinatawag ng PBA. Ang demand niya kay Wright ay hindi naman masama. Totoo naman na dapat maglaro ka ng buong puwersa sa defense. Pero kung ako kay coach, pagbibigyan ko na lang kahilingan ng player.
karapatan ng coach na mag-demand sa player kung tungkol yan sa strategies para manalo. Sa isang banda, trabaho naman yan ng mga players, pero kung ayaw talaga, well, hayaan na lang kung ganun. Isa pa, pwede naman nilang pag-usapan yan. Kung ang isang team ay walang teamwork, malabong mag-champion yan. Ayon pa sa interview ni Coach Alas, hindi nila kayang makipagsabayan sa mga malalakas na team dahil ang mga ito ay highly defensive. Tama nga naman, kaya nga paborito ni Coach si Calvin, defense at offense, swak sa paningin niya. Bukod pa rito, naging gaan din ang playing style ni Calvin kaya nakapasok sila noon sa semis. Pero anyway, dahil ayaw naman pakawalan ni Coach si Wright, good decision din. Nasasayangan siguro siya sa kanyang caliber player na mapunta sa ibang team. Kapag nilagay nila si Wright sa free agents list, tiyak na pag-aagawan ang Phoenix star na ito. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang pakawalan ni Coach Alas si Matthew Wright? Or dapat bang pagbigyan na lang ang gusto nitong trade sa Alaska Aces? Just comment below, kasama po na yung shoutout sa next 10-minute video. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Alvin Narag, Gal Channel na nagpapasubscribe po ng kanyang channel, Michael Bobia watching from Genova, Italy, Ramon Caburral, Joris Gaurano, Likmoan Albert, Mark Benedict, G. Mark Calub, DJ Primzone watching from South Pacific Marble, Joven Orfano, Lionel Aliera and family, Nikki Marzon, Harold Villaluz, Amo Marlu from Sulu, Archie Damaso from Pangasinan, Elmer Fulgar, Kevin J. Maglana from Samal, MIL Gaming YT, John Paul Bustamante, at kay Edly Gomez from Pampanga. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Maraming salamat po sa panonood and as always, keep safe po sa lahat.